and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas, at Mindanao, Metro, and Mega Manila. It's a happy Wednesday. Yan, medyo maganda na po ang ating panahon. So wag nang umasa na may suspension of classes again today. Totoo yan. Wag na mimihasa. Ang abnormal talaga ng panahon kung kailan nagdeklara na may bagyo. Kahapon, di ba? Hindi, ako nga po. Naging nga yung LPA, yung low pressure, naging bagyo. Wala. Sa walang ulan. Weird. Iba na talaga yung panahon. Like yesterday, di ba, almost all classes are suspended. Uh-huh. Mm. Tapos ang ganda-ganda naman ng... Sikat ng araw. Yung tipong sa sobrang matindi yung sikat ng araw, yung pwede ka pang magka-sunburn. Ganon. Mainit dito sa Pasay kahapon. But anyways, may pasok na po. Yes. Ayan, wag nang umasa. And para sa lahat ng mga mahilig mag-aral, may mga taong ganun eh. Yung mga naiinis kasi walang pasok. Yun yung mga mahilig mag-aral. Yun yung mga nag-prepare. Correct. Halimbawa, pinagandaan mo ng husto, meron kang examination. Tapos the next day, sasabihin walang pasok. Yung parang kainis. O ngayon, masaya ka na, may pasok. Yan. Nire-report mo na yung pinagpuyatan mong report na nakaraan. Good luck sa kung ano man yung haharapin mo ngayong araw na ito. May pasok na po. Yan. Kung walang pasok, ibig sabihin, tatamaan ka na naman ng ano, katamaran. Huwag ganun. Sayang ang araw. Tama. Congratulations muna sa'yo, Nicole. Bakit na naman? Nanalo ko siya sa wedding. May wedding pa ba? Oh my God, may wedding pa ba? Balato naman. Pero may wedding pa ba? Meron pa. Alam, parang alam mo, partner. Gusto mong tumaya? Nagpapataya po. Ending lang ako. Alam mo, may minsan mga papataya dito ng ending. Hindi ko siya naiintindihan. Sinusuportahan ko lang yung... Oh. Kasi parang, ano niya, may kita, di ba? May kita yung mga nag-o. 70%. Tapos sabihin niya sa akin, taya ka naman sa ending. Sabi ko, sige. Oh, tapos babalatuhan pa siya nung nanalo, ha? Ganun. Tapos hindi ko naiintindihan. Paano ba yun? Hindi, kasi may ano yan eh. Kumbaga may sobra na yan. Halimbawa, ang numero is 1 to 75. Oh, kaya nga. Kumbaga may kita na siya dun eh. Halimbawa, ang mapapanalunan mo hanggang 60 persons lang. Mm. So yung kita yung exceeding. Niya na yun. Hindi, how does it work? Kasi sabi niya, sa basketball yan. Sabi niya, pili ka number. Sabi ko, sige. Sabi ko, hindi ko naiintindihan. Sa basketball yan. Alin ba yung last digit? Sa final quarter. Sa final. Anong last digit ng alin? Ng score? Ng score. Kasi diba dalawa numbers? So it's a game of chance. Yes. Game of chance talaga siya. Okay, anyways. Na ewan ko, naabutan nyo dati, di ba may mga paripa na tinatawag? Alin? Paripa. Oh. Mga... Alin yun? Oh my Raffle God! Raffle in English. Ripa in Tagalog. Ripa pala Tagalog nun. Ano? So paripa, yung sa probinsya, tataya ka sa... May ganun umiikot eh. Kasi mapapanulan ng ulo ng baboy. Ah, ganun? May mga pa-ending din na ulo ng baboy. May ganun. Galing ha! So ang ending, tinatangkilig talaga siya. Ang ending is not necessarily basketball, pero usually basketball. Pwede din ulo ng baboy. Yung ganun. Pa-premyo. Pwede pichel, ganun. Depende sa iyo. Effort para sa pichel, o, di ba? Yung mga tumatangkilig sa ganyan. Basta yung mga tangkilikan, yung mga ganyan, mga basta legal, yan. So magkano na panalunan mo? Ayoko nga, baka magpalibre ka. Joke lang po yun, hindi po kami, hindi namin tinatangkilig ang kwete. Oo, hindi. Tsaka nagulat nga ako, may ganun pa. Naisip-isip mo talaga, ikaw talaga, partner. Yung mga pinapasok mo. Akala ko ba nagbago ka na? Hindi, dahil sa mga kaibigan niya yung pinagsasamahan ni Chris. Nakikiporsyento pala. Huwag ka na kasi nagsasama doon sa mga kaibigan mong yan. Oo, dalawa na nga sa kanila na huli eh. All walks of life daw yung sinasamahan ni Chris. Patay tayo dyan. Hey, congratulations. Saan ba? Kasi, buntis ka uli. Guys, mga kabisyo, mukha lang pong buntis. Hindi pa po nakaka-recover yung katawan. Hindi, congratulations kasi nakuha mo ng agimat ng ano. Ito ang ano, ang perlas ng silanganan. Dahil dyan, may superpowers ka na. Unintay matinong kausap. Yung mga nagkikinig kanina pa nabubuwis. Ano ba yun? Ano ba pinagsasabi nitong mga to?
Ang lakas man trip eh. Hindi, ano, ano ba yung... Ay, ano ba kasi... Nasisip ko yung Harvard. Harvard. And then sa pagiging... Move on na tayo sa Harvard. Officer sa KBP. Oh my God, nakakaloka talaga. Congratulations! Thank you, Bart. Thank you. Ikaw na ba ang bagong presidente ng KBP? Hindi. Alam mo yung ano, alam mo yung paminsan yung hindi mo, yung pinilit ka lang ng kaklase. Ganun yung nangyari kahapon. Yung biglang ni-nominate ka ng muse. Oo. Yung biglang ka ni-nominate ng muse tapos walang ano, walang umangal. Ganun. Wala ka nagawa. Ganun yung nangyari. Nakakaloka. Tige. Anyways. Ganun yung nangyari doon kahapon. So bago din yung set of officers ngayon. For the ilang Metro Manila chapter. Okay. Ilang taon yun? 1 year. Every year nagpapalit sila. Hindi. Ngayon lang din. Ngayon lang ulit yata after so many years nagkaroon ng officers yung Metro Manila chapter. Dahil ang KBP kadalasan ang mga hindi, tsaka ang mga talaga active yung mga nasa probinsya. Lagi silang may ganon. So yung basketball. May mga ganon eh. Medical missions, mga ganon. Yes. So si Metro Manila binubuhay ulit. Maganda yan. So alam mo yung ano, si ano po, si Nicole po, tas walang umangal. Tas bigla na lang nandun ako sa gitna, pinipicture na kami. Ay, second emotion, yung mga ganun-ganun. Anyhow, ganun talaga. Minsan may mga hindi ka pinaplano sa buhay na ibinibigay sa'yo. May purpose. May kung purpose. Bakit nilagay dyan. And ganun talaga, mga kabisyo. Ikaw, halimbawa, hindi mo maintindihan bakit napunta ka dyan sa sitwasyon na meron ka ngayon. Mm-hmm. Diba? Whether good or bad, may dahilan kung bakit nandyan ka sa situation na yan. Diba? Yes. Ako lagi kong pinaniniwalaan yan eh. May dahilan kung bakit at this particular moment, takikinig ka sa tambalan. Mm-hmm. Itong moment na ito, nakasakay ka sa jeep papunta ng Baclaran. Alam mo yun? Mm. May dahilan kung bakit sakto-sakto sa moment na yan, nandyan ka at yan ang ginagawa mo. Correct. Although, may mga pagkakataon talaga mahirap intindihin na bakit ako nasa ganitong sitwasyon. Tama. Lalo pag mahirap. Madaling maintindihin. Madaling maintindihin kapag ka masaya. Diba? Talagang will to ni Lord, ganyan-ganyan. Pero kapag ka yung mahirap, yung kapag ka stressful, bakit ako? Oh. Ang hirap tanggapin na will ni Lord. Pero ganun talaga. May dahilan pa rin. May dahilan talaga ang lahat ng bagay. Kasi hindi ko bakit ako tatlong araw may singaw ako. Ganun talaga. Alam mo ang dahilan doon. Partner, pagpapaalala sa'yo. Na mag-toothbrush ako. Huwag ka na kasing balasubas. Sige, intindihin ko ang sakit ng salita. Nakaka-nervous naman, partner. Kung kasi alam mo, kaka-toothbrush. Alam mo, mag-toothbrush ako. Kaya ganyan ang hindi. Parang, Oo. Diba? Nag-toothbrush ako sa bahay. Pumasok si Tangin. Ganun ako mag-toothbrush. Kasi grabe ka mag-toothbrush. Tapos... Si Chris parang buntis to araw-araw. Naglilingin, dumuduwal. Ba't ka ganun mag-toothbrush? Hindi ako ganun mag-toothbrush. Yung dual level. Si parang... Ganun. Hindi, inaabot niya yung dulo hanggang ngalangala. Akala ko mag isopagus eh. Hindi, ano mo naabot mo dun sa dulo? Tinatamaan na toothbrush yung pinaka-ano niya. Yung tonsil? Ay, di ba tinututbrush yun? Kaya siya nandudu. Akala ko ba dito? Kaya pala eh, araw-araw. Ako, ginagalaw ko lang yun pag lasing ako. Mas may tama ako. Kalabitin mo. My gosh. Oh, pag bored ka ngayon, di ba? Oh, kalabitin mo ang tonsil mo. Try para makarelate ka sa usapan namin. kanina ka pa hindi nakaka-relate sa usapang baliw eh. Try mo rin. Bakit umaabot hanggang dulo? Pag nag-toothbrush ka, may ngipin ka dun hanggang dito. Feeling ko. Kaya, ko ilan pa akong ibinas sa loob. Kaya ka nagkakasingaw, partner. Tsaka kung mag-toothbrush ka kasi, ano, ang tagal-tagal, 30 minutes. Ganun talaga pag matartar. Magmamatagal ang toothbrush nito. Ang tagal. Yung 30 minutes naman yun, once a week lang. Kaya pala. O sige, intindihin na kita. No judgment. Ganyan. Ay, ako nakakalur. Kaya baliw po mga kabisyo. Ang mga kausap ko ngayong umagang ito. Dear Nicole and Chris, tambalanisan niyo po ako since 2008. And hi sa'yo, Tanghenyo. Ano po ba dapat kong gawin dahil ang girlfriend ko po ay hindi practical? In fact, she's not just my girlfriend.
she's already my fiancé. 3 weeks ago, ako po ay nag-propose sa kanya. And feeling ko, sa lahat ng mga bagay, maski pa naman bago ako nag-propose sa kanya, eh napaka-impractical niya. May mga binibili siya na hindi naman kailangan. And for our wedding, may mga in-order din siya na hindi naman kailangan. Ayoko naman po na sumama yung loob niya. Ano po bang dapat kong gawin? Oh my God, mauubos yata ang pera ko. Thank you, God bless. Yeah. Parang kulang na lang sabihin niya gastadera yung asawa niya. Malamang. O yung magiging asawa niya. Mga, ibig sabihin ba sa wedding niyo nagrenta siya ng ano ng miyembro ng Sinulog Festival? May mga drum beaters. May drum beaters. Hindi naman kailangan pero ko naghanap ng supplier. Correct. O di naman kaya eh nasa kalagitnaan ng yung nasa city yung location pero may pa-helicopter. Oh. Ganun ba? Ganun ba klaseng pagiging impractical? Ano ba yung issue dito? Impractical ba yung jowa mo o wala ka ng pera, nauubos na? Oh, posible din. Diba? Posible kasi din. Pwede naman kasing pwede din kasing practical naman. Mm-hmm. Kaya lang, yung budget mo kasi, saktong-sakto lang. Oo. Kaya parang feeling mo, lahat ng mga bagay, hindi na practical. Ganun. Mm-hmm. O baka lumaki ka sa pamilya, talagang masinop ka. Correct, may ganun eh. Every sense counts, may mga ganun eh. Meron ba kayong kaibigan na ganun? Meron akong kaibigan na ganyan. Sobrang masinop. Sobrang sinop na parang, mm-hmm. yung parang, hindi natuloy yung lakad, kasi mas mahal ng 50 pesos yung entrance. Ganun. si Totoy Batog. Ganun siya? Ano ba, bibili siya, magpapaload, magtatanong pa yan. Kukumpute niya pa yan, pag 1 month, magkano, ay mahal. Tapos ito. As in to the last centavo. May ganun eh. May ganun, may ganun. Hindi ko alam kung dahil talagang gipit. Mm. O talagang nasanay ano sila, nila. Nasanay sila na ganun. Correct. Baka sa pamilya nga nila na every centavo counts. Correct, ganun. Correct. Usually pag mga ganyan, pag ikaw yung budget officer, ikaw yung may hawak na ikaw na mamalengke, ikaw lahat nagbabay ng bills. Talagang, so talagang ano, talagang nga siguro. Yung taga ng pera, tagahawak. Siya talaga yung mas lagi nagko-compute. So palibasa kapag hindi wala sa iyo yung pera, 'di ba? Gastos dito, gastos doon. Totoo 'yan. Ako yung nanay ko sobrang masinop. Kahit talagang 3 kilometro yung lalakad yung papunta sa palengke. Lalakarin niya. May pantricycle. Tapos pagdating sa bahay, hingal na hingal. Tapos masungit. Kahit sa ulo sila tatao. Eh, samantalang siya naman etong nag-desisyon na maglakad na 3 kilometro. May ganun eh. May ganun. Yun yung tanong namin sa'yo. Ganun ka ba? Kasi pwede din naman, kasi lagi naman nating, wala lang, parang we always blame it on the girl. Lalo-lalo na pagdating sa wedding na parang, it's always talaga naman about the bride. Pero di ba baka naman hindi din naman over yung hinihingi niya. Talagang sadyang masinop ka. Di ba? Kaya parang ang kaya dating sa'yo noon, kagulat-gulat. Pero kung ito normal lang din naman baka yung pinagagawa niya. May mga ganun. Parang ikaw yung tipo ng tao, pag pumunta sa grocery, hanapin mo yung may free na toothpaste. Oo, ganun. Ganun. Tama. Tapos baka yung girlfriend mo, siya yung tipong ganun. Kasi sabi niya, bago pa sila naging mag-fiancé, bago sila na-engage, nakita niya na medyo magastos, medyo hindi practical. Ang tanong namin sa'yo, napag-usapan nyo na ba yan? Kasi magiging mag-asawa kayo, ha? Correct. Ang finances is a major issue. Talagang madami naghiwalay. Madami yung magkakalala naghiwalay na dahil sa pera. May nagtatago ng pera, hindi nagdedeklara ng tama, diba? May gumagastos ng hindi alam ng isa. Tama. So, yun, bago dami mong alam, ha? Ganun talaga. Because again, finances is a major issue in a marriage. Totoo so, yan. Hindi pwedeng alam mo, okay lang naman yung paminsan-minsan meron kang tinatago sa sarili mo. Paminsan-minsan meron kang ginagastos ng wala sa budget. Pero kung halimbawa, hindi nyo yan napag-usapan, yung hinahayaan mo lang na hindi siya practical o hinahayaan niya rin na sobra kang kuripot, eventually, pag-aawayan nyo yan eh. Totoo yan. Magkakaroon kayo ng dahilan kung bakit hindi kayo magkakasundo. Tama, to the point na dahil alam mo yung girlfriend mo gastador, ikaw mag-iipon ka na ng sayo. Magsisigarito ka na ng sarili mo na. Ayan na. Diyan na nagsisimula. Tapos ngayon, madidiscover ni girlfriend. Asasama loob niya. Hindi mo sa akin lahat. Nagtatago ka, nagsisigarito ka na sa akin ngayon. Tama. So mag-aaway. Tapos syempre, hindi ka papayag. Ang dami mong alam! Boomerang! Ang dami mong alam, partner! Parang! I can
feel it. Mag-boyfriend, girlfriend pa lang may ganyan na. Hindi, pero may malaki ang posibilidad. Oo, correct, correct. Major issue talaga ito pagdating yung, sa pag-aasawa. Mm. Correct. So, yun yung kailangan ninyong pag-usapan. Napag-usapan nyo na ba yung tungkol dyan? Mm-hmm. Yung pagiging ni girlfriend. Correct. Kasi may gano'n. People are totally different. Magkakaiba talaga mm-hmm. tayo eh. May tao na ma-practical. May correct. Tao na walang pakialam, di ba? Because I deserve it, di ba? Uh-huh. Kaya bibilin ko kung anong gusto ko. Eh so kung ganyan kayo ka, hindi ano sa magkaibang magkaiba, dapat merong, dahil mahal nyo naman ang isa't isa, gagawa kayo ng paraan meet to meet halfway. Because you really have to meet halfway. Meron akong kaibigan sobrang niyang practical. Mm. Di ba mahal na ngayon yung mga ano, yung mga photo video sa mga wedding? Oh, uh-huh. Hindi ko alam ko nung panahon ko nasa 100 plus na eh. No, grabe naman. Nine years ago pa yun ha. Ngayon, good luck talaga. Eh, ngayon, mas level. Noon, partner, tanghenyo, hindi pa uso yung, ano yung lumilipad? Mga drone. Hindi pa uso yun. You're so tita. crane pa dati. Sobrang tita. Di ba? Talagang pupunta pa sa pinakamataas na parte ng Tagaytay para makuha na. Walang ganun. O kaya, from file yung shot na parang yung malayo, yung mga ganun. Mm. Wala pang drone nung time na yun. Di ko matandaan na may drone nung time na yun. Correct. So, nasa mga 100 plus na. What more ngayon? Na mas high-tech ang na. Shots, iba, no? Tsaka iba na talaga. So dahil nga na naisip ng kaibigan ko na hindi practical to ha. Gagastos ako ng ganyan. Tas picture lang. Diba? Sino naman makakakita nun? Ang point niya pag nagkaroon ng naranasan kasi nitong maundoy eh. So, nung naundoy siya, lahat ng pictures niya, lahat ng photos niya, lahat na tangay. Yung parang sa isang iglap na wala lahat ng memories. So, yun yung lagi nasa isip niya na parang pwede namang mawala din itong album na ito. Ba't ako magbabayad ng 150,000? So, ang ginawa niya, bumili na lang siya ng SLR. Okay. So, bumili siya ng SLR, tapos meron siyang inutusan na tagap na alam niya naman na maayos yung shot, hindi pasmado. Dapat ganun. Tapos, nakakuha siya ng magandang pictures. May SLR pa siya. Oh. Eh, magkano lang yung SLR ngayon? Nasa, magkano ba? 30? Depende sa model. O, diba? O, nakatipid na sa ano, may pictures din naman, di ba? May SLR pa siya. Correct. Ngayon, hanggang ngayon, yung anak niya, 6 years old na, ginagamit niya pa rin yung SLR. Magandang tip yun na, para makatipid po kayo. Nung una, yung asawa niya, hindi rin gusto yun. Sabi niya, kasi once in a life, kasi ganito to naman, once in a lifetime ka rin lang naman ikasal. So pagandahin na natin, sagarin na natin. Pero they met halfway. Nagkasundo naman sila sa ganun. Tapos kayo masaya sila dun sa SLR nila. Diba? Yun pag naging memory nila. Diba? So ngayon, pwede kayong magkaroon ng ganyan. Kasi naiintindihan ko talagang kung magkaiba kayo ng perspektibo. Mm. Talagang magkakaroon kayo ng problema in the future. Hindi problema. Kung hindi problema ang pera. I mean, kung ang pera ay nandyan, overflowing. Kung mayaman kayo. Walang diba? Issue. Kung ihiga kayo sa pera, ginagawa niyong kurtina ang pera, huwag niyo kaming gayahin. Diba? Hindi na natin pito nag-uusapan. Madami kayong pera eh. Pero kung ang pera ay sakto lang, parang itong nag-PM, feeling ko sakto lang yung pera. Or kinaugalian niya nga na maging ganun. May ganun eh. Pwedeng mayaman sila, pero ugali lang talaga niya yung sapat lang. Kasi kinalakihan niya sa pamilya niya yun. Kailangan yung pag-usapan yun kasi kayong dalawa yung titira sa iisang bahay. Correct. Di ba may kakilala nga tayo? Sino na naman yung kakilala? Chinichismis mo, partner. Yung asawa talaga sobrang tipid. Sobrang tipid. Pero yung asawa, yung babae, yung misis, makita mo talagang kung saan punta-punta mag-isa. Lakad na lakad, tapos pagpasok niya, lagi may bagong bag, tapos lagi may bagong gadget. Bakit tumatawa si Tanghenyo? Kilala mo ba yan? Lumapit na ba sa iyo ito? Mabilis ba mag-isa? Tapos na-picture agad niya ito. Alam niya kaagad sa utak niya kung sino. So nilapitan ka rin na ito. Yun yung parang feeling ko ha sa sitwasyon na yun doon sa kakilala mo, partner. Kilala mo rin siya. Baka may
mali kasi diba, hindi sapat yung pere. Kasi, mo talaga. Kasi, diba, na parang hikahus na yung hirap na yung lalaki. Tapos yung babae, bonggang-bongga. Totoo. Diba? Parang may mali doon. To the point na, may mangungutang na. Yun ang mali. Correct, diba? Correct. Yung, to the point na mangungutang na para lang doon sa mga, diba, impractical na mga bagay. Yun yung mali. At yun yung kailangan yung pag-usapan, ha? Totoo. Kasi minsan yung mga lalaki, mapagbigyan lang yung babae. Makitang diba, masaya. Makitang masaya. Kasi in fairness, nung sa kakilala natin yun, gusto niya siguro nakikita na yung misis niya masaya. Alam mo yun, ano, yung intention niya is good. Siguro, ipinangako niya nung pinakasalan niya na bibigyan niya ng marangyang buhay. Mm-hmm. So parang, inaano niya lang, parang tinutupad niya lang ito. Yan. Kaya lang, yun nga lang, baka hindi kasi sila na napag-usapan. Baka hindi alam ng girl. Oo, to the point na namimihasa na. May isa na lang, sabi na, sige, wala problema. Correct. Gawin ko ng paraan. Tama. Ang hindi alam ng girl, baon na pala sa utang si Guy para mapagbigyan lang. So yun yung sinasabi namin. We've seen this already. Yung mga ganyan, yung mga sitwasyon mo, nako, marami kang laki-lalang ganyan. Baka papunta na yan sa malaking problema. So habang hindi pa nag-uumpisa. Ngayon pa lang. Correct. Isa kasi sa pinaka-importante sa pag-aasawa, yung financial status. Totoo yan. Pinag-uusapan nyo. Trot. Hindi yan yung ano, yung parang babaliwala inyo na issue. Mahihiya kayo. Hindi dapat kinakahiya yun, ha? Yung issue na yan, kasi yun yung kailangan pag-usapan. Kasi siguro yung mga lalaki parang baka naya sila kasi hindi nila. Hindi ko minsan inaasa din, halimbawa, ang finance officer is yung babae. Parang sa lalaki, okay lang. Dapat ikaw babae, sabihin mo rin din sa asawa, yung savings natin ganito na lang. Diba? Medyo tipid muna tayo ngayon. I-audit mo din, mister. I-audit mo. Para mag-aalaman na baka wala pang atrend. Hindi ba pumapatak yung sweldo nyo? Di ba wala na kayo kakainin kinabukasan dahil nga sa presyo niya may bago siyang bagong bag. Correct. Wala naman kayo masarap na ulam. Tama. Diba? Grabe naman kayo. Mindset kasi ng lalaki kung minsan na bahalan si Mrs. Alam niya na yan, siya na bahala. Yun ang mindset ng lalaki na hirap na pala yung asawa. Correct. At hindi naman nagsasabi. At pwede din naman, tama, dun sa part na yun, pwede din naman, akala ni Mister, okay lang si Mrs. kasi tinatry niya ibalansa. Yung pala ang nipis-nipis na rin. Tama. Diba? Sakit sa ulo kaya. Ang sakit-sakit mag-budget. Magsakit sa ulo mag-budget. So, di ba? Tapos pagagalitan mo pa, ba't ganun lang yung ulam? Eh, ganun lang yung binigay mo eh. Diba? So, dapat pag-usapan. Tama. Dahil kapag hindi na pag-usapan, lalaki at lalaki. Yan. Marega. And pagdating naman sa kapritsyo, paminsan-minsan naman talaga, pwedeng pagbigyan. Spoiler. Diba? Kasi kailangan din naman talaga yun na maging maligaya kayo. Yun. Tama. Kailangan mag-indulge minsan. Oh, paminsan. Diba? Magpaparlo. Basta kaya. Huwag lagi. Oo. Kung wala naman nababago, kung wala namang ikinaganda, ikinagwapo. Wag mayat mayain. Foot spa na lang. Oo, yeah, pwede. Ay, nako, Kabisyo. Enjoy the rest of your day. Mamayang alas 9 tayo magkakabanding-bandingan para sa isa na namang kwento mula sa ating Mahiwagang Bunay. Maraming salamat sa inyo, mga Kabisyo. Kayo po ang dahilan kung bakit kami nananatiling number one. Walang hate, chibi-chibi lang. Love lang. Muli ako po si Nicole Yala. Atong naman si Cambio King Chris Chupin.